Tignan nyo to, oh, golden sinulid. O di ba nga, gulat na gulat yarn? Oo, paano ba naman? Ngayon lang ako nakakita ng ganun. Kaya ngayon, eto na, ife-flex ko na sa inyo kung paano yung gagawin. Pre, unang-una, kailangan ko ng ginto. Kaya ayan, nagagilap ako ng mga ginto ko na hindi ko na ginagamit. O kaya naman, yung mga nagkaputol-putol na o yung mga nabenta sa akin. And by the way, puro mga 18 karat gold pala ito. So umabot ito ng nasa 7.18 grams. So ang plano ko talaga, dalawa yung ipapagawa ko. Yung isa nga, eto yon yung sinulid. At tapos yung isa, makikita nyo na lang sa isang video. Bali yung 7 grams, dinivide yun. So parang ito nasa 3.5 grams kundi ako nagkakamali. Kali nag-decide na rin ako na 18 karat gold na lang din yung gamitin. Una sabi ko bakit hindi natin gawing 14 karat, pero sabi niya okay na rin naman daw yun, matibay na rin naman yung 18 karat. Wala nang ibang hinalo dyan, basta diretso na lang tunaw. Mas inaapoyan nga niya para lumambot at pahahabain niya yan. Ah, ano yun? Okay, stop muna kasi magsi-CR muna siya. So ako muna ang gagawa dito for today's video. Na siya ngayon, ayan. Oo. So parang ipot ng... ng lizard. Ayan, parang ipot ng lizard. Mailabas na nga po ni Kuya JR yung sama ng loob niya. Ayan, nagpunta na siya dito. Pala yung ginagamit niya para humaba yung gold. Problema, nakalimutan ko na naman kung ano yung tawag dyan, kaya pagagalitan na naman niya ako pag nagkita kami. Basta, ang naalala ko, merong door yan sa dulo. Labrador, aparador, or door to door. Mahirap na talaga, CS problem. Basta, ang naalala ko lang, medyo matrabaho siya kasi nga kailangan pa niyang paapuyan para lumambo, tapos padaanin dito para naman humaba. Pero tignan nyo naman, amazing, diba? Etong dulo, nililihan niya yan, pero para lumiit at magkasya sa butas. Diba yung mga pinagsasasabi ko? Huwag kayong mag-alala, mamaya ife-flex ko sa inyo yung butas na tinutukoy ko. Siyempre, walang katapos ang apoy. Po ang secret para lumambot ang ginto. Eto na yung sinasabi ko sa inyo na butas. Ulit-ulit niya dyang dinaan yung ginto hanggang sa humaba ito. Ito nga yung position niya, oh, kaya sabi nga niya, ngalay is real. Eto nga, nung inaapoyan niya, akala ko okay na. Hindi pa rin pala. Apoyan kasi nga, pahahabain pa. Di ko talaga akalain na yung ginto na hawak ko kanina na parang ipot lang ng butike, eh magiging ganito kahaba. Eto pa nga yung nangyari. Ayan, oh, naputol pa nga habang pinapadaan niya dun sa may something. Pero carry lang kasi madali lang naman siyang ipagduktong. Siyempre madali lang kasi hindi ako yung gumagawa, diba? O diba nga, sabi ko sa inyo na pagduktong na. At ayan, almost done. Ali dito, pinoporma niya na yung 18 karat gold sinulid. Actually, medyo nag-struggle nga siya dito kasi naglulus yung ginto. Ayan o, para siyang nagiging spring, diba? Ginawa niya ng paraan at pinorma niya dito sa mas maliit muna. Actually, pwede nga itong pumasa na mini spring, ano? Katapos nga nun, ayan, inilagay niya na doon sa lagayan ng sinulid. Actually, medyo nagkamali nga ako dito. Dapat pala mga 10 grams yung ipinagawa ko. Kasi nga sa 3 grams, makita nyo naman, diba, ang dami pang space. Siyempre, first time ko magpagawa ng ganito, kaya wala pa talaga ako idea. Since gusto ko nga na shiny ang aking 18 karat gold sinulid, ayan, pinatubog ko. Kali, itong proseso na to, saglit lang to. So, ayan, pinatutuyo na lang ni Kuya JR, tapos inaayos niya dito sa lagayan ng sinulid. Di bale, padadagdagan ko pa to soon para talagang mas maganda na siyang tignan. So, ayan, 18 karat gold sinulid.